Nabalitaan nyo na ba na ang gobyerno ng Japan ay nagbibigay ng 1 million yen o halos 400,000 pesos kada anak sa pamilyang aalis ng Tokyo? Ba't nila ito ginagawa? At yan ang ating topic sa video na ito, ang pinaka-crowded na city sa buong mundo. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka sa channel ko at di pa na-subscribe, ano pang hinihintay mo? I-click mo na yung subscribe button, pati rin yung notification bell para maging like ang updated sa mga videos na ilalabas ko weekly na siguradong mapupulutan mo ng kaalaman. Tara! At simulan na natin ating video. Opo, tama ang narinig nyo sa unang parte ng video na ito. Ang Japan ay nagbibigay sa kanilang mga mamamayan ng 1 million yen o halos 400,000 pesos kada anak para sa kanilang mamamayan na willing umalis ng Tokyo at maniraan sa mga kalapit nitong mga syudad. Bakit? Dahil ang Tokyo, Japan ay sadyang napaka-crowded na. Ang Tokyo, Japan lang naman ay tinaguri ang most crowded city in the world. Bakit nga ba lahat ng tao ay nasa Tokyo, Japan? Ano ang espesyal sa Tokyo? Ba't lahat ay gustong manirahan dito? Ito ang dahilan kung bakit ang mga tao ay nagpupumilit na manirahan sa Tokyo. Unang-una, andito ang trabaho na wala sa ibang panig ng Japan. Ang Tokyo ang sentro ng business ng Japan. Kung kukumpara mo sa Pilipinas, ang Tokyo ang Maynila ng Japan. Kumbaga, andito ang karamihan ng trabaho dahil halos lahat ng kumpanya ay dito nakabase. Dadagan mo pa ng mga workers na nanggaling sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya ang Tokyo ay naging overcrowded. Dahil sa rason na ito, ang mga countryside areas ng Japan ay halos wala ng tao. Ang tanging makikita mo na lang dito sa mga lugar na ito ay ang mga matandang Japanese na hindi na kaya magtrabaho at mga iilang mga mamamayan na nagkatrabaho dito na nagdulot ng maraming mga abandonadong lugar at mga kabahayan sa iba't ibang panig ng Japan. Bukod dito, nasa Tokyo ang lahat. Kumbaga, accessible sa lahat ng bagay. Mga bagong gadgets, mga magarbong kainan at marami pang iba. Sa madaling salita, one-stop shop ang Tokyo kumpara sa ibang panig ng Japan. Bukod dito, karamihan sa mga mag-aaral ay nag-aaral sa Tokyo pagkatapos ng high school para sa Maynila. Dinadayo nila ang Maynila dahil sa magandang educational system ng mga sikat na mga universities. At pagtapos mag-aral dito, doon na rin sila nagtatrabaho. Kung kukumpara mo naman ang cost of living sa Tokyo kumpara sa iba't ibang bahagi ng Japan, ang cost of living sa Tokyo ay sadyang napakataas. Pero tinitiis ito ng mga tao dahil sa oportunidad na pwedeng maibigay ng Tokyo sa kanilang mga hinaharap. Sa kabuuan, ang populasyon ngayon ng Tokyo, Japan ay umaabot na ng 37.4 milyong katao. Ito ay halos one-third ng kabuuan ng populasyon ng Japan. Kaya ang solusyon ng Japanese government para maingganyo mapalipat ang mga taong naninirahan sa Tokyo ay magbigay ng pera at panibagong panimula sa mga taong gustong lumipat sa ibang panig ng Japan. Di natin alam kung magiging effective ang paraan na ito, pero isa lang ang masabi ko dito. Kung asan ang pagkakaperahan, andyan lagi ang mga tao. Dito na matapos ang ating video. Kung bago ka sa channel ko at di pa na-subscribe, ano pang hinihintay mo? Click mo na yung subscribe button, pati rin yung notification bell para maging like ang updated sa mga videos na inalabas ko weekly na siguradong mapupulutan mo ng kaalaman.